Usually we see and visit sa mga taong nakakulong sa kulungan, physically. Di po ba? Napansin na may mga taong nakakulong sa mga kulungan, ngunit napapansin din natin na may mga taong nakakulong, nandito sila sa labas, nakaikot palakad-lakad. Ngunit ang tunay na marami sa atin kahit wala sa kulungan ay nakakulong pa rin sa ibang paraan. Nakakulong sa galit, pagkabahala, puot, at hindi pagpapatawad ay mga halimbawa ng pagkakulong na hindi pumapaloob sa mga physical na hangganan. Ang mga damdamin na ito ay maaaring umiiral sa ating mga puso at isipan at nagdudulot ng pagkabigla, lungkot at kawalan ng kapayapaan sa ating buhay. Hindi natin gayahin yung mga Pariseo na magaling silang gumawa ng kautusan or yung mga alintuntunin, pero sila naman ang hindi gumagawa or they did not follow what they make, the law that they made. So we must walk what we talk as we are the followers of Christ. Para makalaya tayo sa mga pagkakulong na ito, kailangan natin na maghanap ng mga paraan upang malaya tayo mula sa mga ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Maaari nating buhayin ang mensahe ni Jesus sa ating mga puso. Isa sa mga paraan upang ito ay sa pamamagitan ng ating komunyon sa Panginoon at aktibong pakikilahok sa pananampalataya sa Diyos. Kasama sa ating mga praktikal na ito ang magdala sa atin ng serbisyo sa simbahan, pagtanggap sa mga sakramento, at pagsali sa mga aktibidad sa ating komunidad. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa ating pananampalataya, pinalalim natin ang mga ating koneksyon sa Diyos at pinahintulutan ang kanyang mensahe na buhayin at isa puso natin ito. Bukod dito, maaari rin nating palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng personal na panalangin. Our meditation, ang ating pagninilay sa pagkaroon ng panahon upang makipag-usap sa Diyos at makinig sa Kanyang mga gabay, pinatatag natin ang ating relasyon sa Kanya at binubuksan natin ang ating mga puso sa Kanyang mensahe. Higit pa rito ang pagsusuri at pagmuni-muni sa mga turo ni Jesus na matatagpuan lamang sa banal na kasulatan ay maaari ring mapalalim ang ating pagkaunawa at yung application natin sa mensahe sa Panginoon para sa buhay natin, sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin sa salita ng Diyos at sa paghangad na maintindihan ang kahalagahan nito sa ating buhay. Itinataguyod natin ang isang mas buhay at malalim na pananampalataya. To conclude, Jesus told us, huwag matakot magmahal, huwag mabahala, kahit alam na niya, kahit yung buhok natin ay counted na. Gawin natin ito na our intention na magiging yung pagmamahal natin, that there is no measure, without measure ang pagmamahal natin. Na kahit nasasaktan tayo, patuloy tayong magmamahal. When we lose our life for the sake of God, we will find it. At yung ating panalangin at pagsuko sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan, gabay at lakas upang malagpasan ang mga hamon sa buhay natin. Ang proseso ng pagpalaya ay magiging iba-iba bawat isa sa atin
Ngunit sa pamamagitan ng pagsisikap, pag-unawa, at pagkakaisa, maari tayong makalaya mula sa mga pagkakulong na ito. Ito ay isang proseso na hindi kailanman matatapos, ngunit sa bawat hakbang na ating gagawin, mga pagkakataon na mayroon tayong kalayaan at dadating at magiging maigting natin itong maabot natin. Sa ating pagpatuloy ng pagmamahal, nasasaktan man tayo, nahihirapan man tayo, pero patuloy pa rin tayong magmahal kahit ang mga taong minamahal natin ay they are the one who will persecute us. But we continue to pray, we continue to love, dahil ito yung kautosan ng Panginoon. And we need to walk what we talk. As we are witnesses and disciples of Jesus, do not be afraid to love. Because by loving, we are emptying ourselves. May puwang ang Panginoon sa puso natin. At sa ating kahinaan, ito'y magbigay natin ng kalakasan para so that we can communion with God and we can participate sa Kanyang pakikilahok sa buhay natin at sa mga gawain natin para mapaunlad ang ating relasyon and we can build the intimate relationship with God. At dito, lalo na sa pagpatawad, binigyan natin ang kalayaan ng ating sarili sa puot, galit. And we can freely love which the person himself, which is Jesus, who is inside us, will work for us. Amen.